Hello po sa inyong lahat. I'm back. Yes, I'm back. Kala mo naman nawala. Pero, ayun nga po. Hello po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Sana okay lang kayo. You are safe and you are healthy. Ganon din po ang family ninyo. Parang baba ng energy ko. Ayun, so medyo matagal po akong hindi nakapag-upload ng bagong video dito sa YouTube channel ko. Dahil, mapapansin niyo po, 2 weeks ago pa yung last upload ko. And actually, yung pong video na yun is medyo matagal ko na ding na-record. Naka-schedule lang din siyang for upload last 2 weeks. Pero, medyo matagal din talaga akong hindi nakapag-record, nakapag-vlog. I think isang buwan. So, gusto ko lang po kayong i-update. Actually, hindi to hashtag rain tips. Ito po ay hashtag rain vlog. May bago. Hashtag rain vlog. So, more on life update lang po yung vlog na to. And gusto ko lang po kayong kwentuhan. So, medyo chill lang. Kung wala po kayong magawa, stay po kayo. Panoorin niyo po. So, tara! Ayun. So, gusto ko lang po kayong kwentuhan kung anong update dito sa YouTube channel and then update dito sa akin ng nakaraang isang buwan na hindi po ako nakapag-record nga ng 1 month. So, for the past month or for the past 3 weeks, medyo nahirapan ako mag-upload ng bagong content since nagkasakit ako. And actually, nagkasakit kaming lahat dito sa bahay. So, kwentuhan po kayo ng konti. So, yun, lahat kami, nagkasakit kami dito sa bahay. Apat po kami dito sa bahay. So, including yung parents ko and then yung brother ko. So, ayun, start ng July, medyo hindi naging okay talaga itong yung month ng July. Lahat kami nagkasakit. So, actually, nag-start siya sa father ko. Nagkasakit yung father ko. Tapos, nag-positive siya sa COVID. So, lahat kami, sunod-sunod na yon. Start first week ng month, ng July. So, sumunod naman yung mother ko. And then, sumunod yung brother ko. And then, ako yung last na nagkasakit sa amin. So, last week. So, actually, last week lang ako may sakit. Pero, thank God. Dahil medyo okay na yung pakiramdam ko ngayon and okay na rin ang pakiramdam ng bawat isa dito sa bahay. Pero naka-home quarantine pa rin kami ngayon. So tinatapos pa namin yung another 2 weeks. So next week pa matatapos yung home quarantine namin. Then after that, gusto namin magpa-swab test ulit para malaman namin kung ano yung last status namin, di ba? Para hindi rin kami makahawa kung sakaling positive pa ba kami or sana hopefully negative na para tapos na lahat ng to. Medyo hindi siya magandang experience. Nakakapagod siya emotionally, mentally, physically. Sabi ko nga, lahat-lahat na. Pero at the end of the day, thankful pa rin ako. Thankful pa rin kami dahil God is good, God is kind. Hindi niya kami pinabayaan sa buong isang buwan. Actually, never naman na tayo pinabayaan. Pero, ayun. I'm so thankful na okay na kaming lahat ngayon. Wala nang mabigat na symptoms. And then, hindi kami kinailangan ma-ospital. Though, yung father ko medyo nag-struggle lang siya sa oxygen. So, nag-grant kami na ng oxygen. Ng oxygen tank, tapos 24/7 monitoring since siya yung medyo alanganin. And then, thank God dahil si mother ko and then yung brother ko and then ako, di malala yung symptoms namin. Though nilagnat din ako, sobra din yung hirap. Kasi, ano siya yung feeling niya is, sobra yung lagnat, taas ng lagnat mo, tapos
grabe yung body pain, tapos yung sakit din ng ulo. Yun yung pinaka naging struggle ko siguro. Yun, sobrang, alam yung hindi ka mapakali sa sobrang sakit ng buong katawan mo, pati ng ulo mo. Yun. So, ganun din yung mga symptoms na naranasan actually ng father ko. Ang difference lang is, bumababa yung, ano niya, yung blood oxygen niya. So, ayun. So, yun yung reason kaya medyo hindi ako nag-upload or nakapag-upload ng isang buwan. Actually, hindi ako nakapag-video or record ng 1 month. So, kami dalawa ng brother ko yung talagang nag-asikaso dito sa bahay. So, lahat ng mga kailangan. Since kami dalawa ng brother ko yung last na hindi naging okay yung pakiramdam, una namin yung nasikaso yung parents dahil sila nga yung unang may mga symptoms. So, yun, lahat kami, kanya-kanya kami ng monitoring, naka-face mask pa rin kami dito sa bahay. And, social distancing pa rin kami dito sa bahay. Narinig niyo ba yung background ko? Nakapatugtog ng worship song yung kapatid ko. Ayun, so, ano pa ba? Gusto ko i-update sa inyo. Yun, gusto ko lang ding i-remind kayo na please take care. Ingat po tayong lahat, lalo na dahil mayroon ding bagong variant, yung Delta variant. Ingat po tayo and palakasin natin yung immune system natin, mag-pray tayo. Kung hindi naman natin kailangan na lumabas, kung hindi naman life and death ang reason kung bakit ka lalabas is siguro stay na lang tayo sa bahay. Ayun, so actually gusto kong i-share sa inyo yung pinaka naging experience namin, pero more on siguro what's more important na lang. So for the next content, gusto kong i-share sa inyo yung mga importanteng malaman nyo kung sakaling may nag-positive sa COVID sa bahay ninyo or kahit kayo, ano yung mga possible na ano ba yung naranasan ko mga symptoms na dito sa board dito sa bahay. And then, ano ba yung mga kailangan yung gawin? Yan. So, yun yung medyo struggle eh. Kasi, since lahat kami, first time namin naranasan yun dito sa bahay. Though. Pero what I'm proud of is siguro, yung brother ko kasi medyo ano yun, action-oriented yun eh. So, focus kami. Parehas kami nakafocus kung ano yung mga kailangan lang gawin. So, hindi na kami masyadong nagdrama-drama pa, nag-worry. Wala kaming panahong mag-worry. And so yun, talagang action kami agad, ano yung mga kailangan namin gawin, kailangan namin matapos, kailangan namin unahin, yung mga ganyan. So share ko sa inyo kung ano yung mga tips na pwede kong mabigay sa inyo, and then ano ba yung mga gamit na meron kami dito sa bahay, or kakailanganin nyo kung sakaling maranasan nyo yung ganito, or sana wag naman, pero syempre, okay na rin yung prepared tayo. Prepared tayo sa mga unexpected things, diba? Ayun. So, sana supportahan nyo pa rin yung next content ko. And sana meron ulit kayong mapulot na lesson or mapulot na mga important tips na pwede nyo rin ma-apply sa life nyo or you can share with your family or your friends. Ayun. So, yun yung more, life update ko. Ingay ng nanay ko. And before ko makalimutan, gusto ko rin nag, ingay naman ang kapatid ko. So before ko makalimutan, gusto ko lang din mag-thank you sa mga viewers ng channel ko. Thank you for visiting my channel. And gusto ko din i-share sa inyo yung first video ko na umabot ng 1,000 views. Thank you. I think 3.6 views siya ngayon. Thank you. And then, as of now, we are 210 here in my YouTube channel. Thank you for subscribing to my channel. Thank you po sa 210 na nagtitiwala. Nagsusupport dito sa channel ko. Sana po kahit pa paano meron ako na-share sa inyo na valuable
na pwede niyong i-apply sa kanya-kanya niyong buhay. So for my next vlogs, I'll be uploading more on siguro focus ako doon kung ano yung pwede kong ma-share sa inyo based sa experience namin dito sa COVID-19. And sana makatulong sa inyo. So ayun. Please be patient with me, guys, and I hope na okay po kayo, and please take care. Ingat po kayo. And don't forget that life is still beautiful. Kahit marami tayong mga challenges, marami tayong mga problems sa buhay, lalo na ngayon, lockdown ulit sa Manila, laban pa rin po tayo. At the end of the day, we just need to pray and trust God. So yun yung naging lesson ko. Lesson. Eh, akala ko ba hindi to rain tips? Pero yun, siguro ko ano yung pinaka nakuha ko sa experience na yun is hindi mo talaga masasabi ang buhay, and hindi mo pwedeng i-control lahat kasi hindi mo naman talaga pwedeng magawa yun. Kasi dito sa bahay, sobrang strict ko na, sobrang strict na namin na mag-face mask, mag-alcohol, mag-lysol lahat ng buong bahay namin. Hanggat maaari, hindi na talaga kami lumalabas kung hindi naman important. Pero life happens, so yun, na-experience pa rin namin siya. So siguro ang lesson, may mga bagay talaga na hindi mo makokontrol. And it's okay. We just need to pray and trust the Lord na magiging okay din ang lahat. And always be grateful. Yun yung pinilit kong isipin dun sa naging experience namin na at the end of the day, we are still blessed. We are still blessed. Kasi yung mga panahon na yun, nakayanan namin na makakain pa rin ng 3 beses ang araw. Sobrang daming gastos. Kaya namin makabili ng gamot. Hindi kami nagkulang sa gamot, sa vitamins, sa prutas. So, meron kaming maayos na bahay. Meron pa rin kaming natitirhan. So, marami pang bagay na pwede nating makita and magbigay ng hope sa atin. So, yun. Be grateful, guys. And please take care. Yun lang. Thank you. God bless.